Boom! Welcome back sa aking channel at medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-post. So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano makapag-farm ng SLP na hindi kinakailangan ng Axie. Medyo weird yun, no? Medyo weird. Paano mangyayari yun? Paano ka mag-farm ng SLP? Diba? Kung wala kang mga Axies, diba? Kaso, itong method na to ay kailangan mo pa rin ng investment, no? Pero tuturo ko sa inyo yung medyo alternative, kumbaga, alternative way. Kung ayaw nyo mag-farm, ito talaga literal, makakapag-farm ka ng SLP na wala ang ginagawa. Kumbaga, parang ganun. So, ito, i-exit muna natin. So, ang kinuna natin kailangan ay Binance account, no? Siguro, alam na natin. Karamihan sa atin naman nagki-crypto, alam na alam ang Binance platform, no? Para siyang coins.ph, pero ito medyo mas maganda tsaka napakadaling gamitin. So, pangalawa mong gagamitin para makapag-farm ka ng SLP, di ba? Na wala kang ginagawa ay ito. 3Commas.io, ayan. So, ayan ang kailangan yung dapat kunin. So, na-feature ko na to dati. Na-post ko na yung dati itong video kung ano ba itong 3Commas na to. Pero, na-discover ko nga na pwede ka palang makakuha ng mga crypto, no? Na passive lang siya na wala kang ginagawa. Pero honestly, nung nakaraan, medyo ayaw ko ng 3Commas. Ang nangyari kasi ginawa ko, marami akong setup na ginawa. Kumbaga parang robot, no? Bots. Marami akong bots na pinaglalagay. Tapos, sinalang ko agad. Tapos, sakto noon, biglang nag-dip yung market. Halos lahat sabay-sabay nag-dip. Yun, dun ako nagkaroon ng parang negative na, no? Na halos wala ng ano yung bots ko. And then, nangyari, inobserbahan ko yung mga bots na yun. Kung naghintay lang pala ako ng 2 months or 1.5 yata yun or basta 2 months, mga ganyan. Bumalik sa dati yung mga bots. Kumbaga, kung hindi ko clean house lahat ng bots ko, meron na akong mga kinita nun. So yun, 3Commas na yun, yung 3Commas na bots na yun, related dito sa pagpa-farm ng SLP. So pwede rin SLP, pwede rin AXS, diba? Pwede rin kahit anong meron na sa Binance, no? Kahit anong merong coin na crypto, pwede mong gawing passive farming, parang passive income, parang ganyan. Pero hindi mong sabing passive income siya. At ang maganda rito ay libre. Ang problema nga lang, kung gusto nyo ng libre, isang coin lang ang pwede nyong gamitin. So, pwede na yun. Akin, ginawa ko, nag-umulit-ulit ako, ginawa ko ngayon isa SLP ngayon. SLP coin ang napili ko dahil siya yung pinakamababa ang nakikita ko. Medyo mababa talaga yung coin. Kumbaga, mababa yung value ng SLP ngayon. So, yun ang ginamitan ko ng parang robot. No? Hindi muna ako nag-purchase kasi kailangan mo mag-purchase dito eh. Kumbaga, ang pinili ko lang dito sa plans, dati, nagsimula ako noon dito, itong advance. Ito, pero nakamaganda rito sana, 24. Tas ang nakalagay kasi dyan, unlimited dollar cost average bots. Ito yung pinaka-importante, guys. So, hindi pwedeng 1DCA bot lang. Hindi pwedeng dito. Pero, kung nagsisimula ka pa lang, kung gusto mo lang i-testing, pwedeng-pwede ka nandito sa zero. Yan, 1DCA bot. Yan ang gamit ko ngayon. Hindi na ako nag-purchase ulit ng another month, no? So, paano nga ba yung parang pinaka-mechanics niya, no? Paano ba magkakaroon ng ganito? Ang gagawin lang kasi dito, sa 3Commas, yung mga magigain mo na earnings imbis na USDT or BUSD ay magiging coin mismo or SLP mismo. So, ganun ang mangyayari. Ngayon, para maturuan ko kayo step by step to, ituturo ko sa inyo paano mag-link ng 3Commas to Binance. Ito, safe na safe to, guys, kasi ano lang naman to, ang 3Commas kasi para lang siyang taga-execute lang sila ng trades. Hindi nila kayang makuha yung pera mo sa Binance papunta sa 3Commas. Kumbaga parang ganun, hindi nila magagawa yun. Ang gagawin lang talaga nila is mag-execute ng trades kahit tulog ka, guys. Kayang-kaya mo naman kasi makapag dito sa Binance
Kung gusto mo mag ano, mag sinasabi kung makakuha ka ng coin, kayang-kaya mo guys. Kaso ang problema is active trading ang nangyayari. Kumbaga, kailangan mo dito eh nakatutok ka, parang ganun. Or pwede ka rin naman mag-limit, maglagay ng mga stop limit, mga limit orders. Pero ito kasi 3Commas, no? As in literal na wala kang nang gagawin once na na-set up mo na yung mga parameters niya. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba yung gagawin natin. So unang-una, mag-login ka dito sa Binance, 'di ba? Meron ka na yan dito. Kunwari, punta kayo sa Fiat and Spot. Sample Binance account lang 'to. So ayan, kunwari, Binance platform. Tapos dapat meron kayong 3Commas account. So ang gawin natin, sample tayo. Sign up tayo ngayon. Sample lang naman 'to. So ayan, kapag nakagawa ka na ng account, nakapag-sign up ka na dito, iko-connect mo siya sa pwede sa Binance or pwede sa FTX. Kung meron kang FTX na platform, pwede rin yan. So, since meron tayo dito sa Binance, okay lang yan. So, kapag gumawa ka, pwede pa rin pala ito masampulan natin, no? Meron kang libreng 3 days na pro. Ibig sabihin, makakagawa ka agad ng mga bots. Maraming bots, unlimited. Pag tapos na yung 3 days, automatic cancel na yon. Yung mga bots mo, hindi na, ano, matitirang bots na lang yung isa. So, yun lang. So, ang gagawin natin next ay i-co-connect natin. Magkakaroon tayo ng gagawa tayo ng API key. Yun ang pinaka-importante. API, kumbaga yan yung parang pinakasusi na magko-connect tong Binance tsaka tong 3Commas. Yun, dito. Dapat pindutin yun dito. Punta tayo sa may exchange. Yan. So, ito yung actual guys. Ha? Ito yung actual na gagawin natin. So, select natin Binance. And then Binance ko na rin, tapos API key, tapos yung API secret. Gagawin natin, punta tayo sa Binance. Kunwari, ito na yung ano natin, familiar na kayo dito siguro. Pindutin nyo itong parang profile na ito, parang tao, parang account. Tapos punta kayo dito sa may API management. Pag-click nyo dyan, gawa tayo ng, kunwari, yung 3Commas nga, no? Iko-connect kasi natin yung 3Commas natin. Yan, create API tayo. Tapos may verification yan. Get code lang natin, tsaka dito, sa email. Tapos lalabas yung mga verification code na yan dun sa mga email nyo. So, enter natin yung ano, yung lumabas na code. Okay, submit. So, dito guys, ito na yung API key, tsaka secret key. Okay? So, yan ang ilalagay nyo dito. API key, kakapin nyo lang yan. Tapos paste nyo rito. Tapos yung secret key guys, kailangan kopyahin nyo to guys. Kasi once na matapos na itong page na to, mawawala na to. Hindi na kayo, baka hindi na kayo makapag-edit. So copy nyo lang yan. Paste nyo rito sa API secret key. Edit restrictions pala muna. Edit restrictions. Ang gagawin natin, edit restrictions. Tapos gagawin mo is enable spot and margin trading. Okay? Yan lang ang gagawin nyo kasi spot trading lang naman ang gagawin natin. So, save natin yan. Okay, bago nyo i-sell ito, wala namang silbi ito. Hindi naman makakapag ano to, enable withdrawal. So, yung sinasabi ko na napaka-safe. Na walang mangyayari. Matagal lang nakakonect yung Binance ko dito. Pero, tawag nito, wala naman nangyayari. No? Walang nakukuha na hack yung, ano, yung 3Commas. From 3Commas to Binance. No? So, wala. Ito lang talaga. Enable nyo lang yan. Pwede rin yan futures pero hindi ko na pinakailaman yung mga yan. So ito lang talaga. Save natin. Okay na, success na. So mangyayari dyan ay connected na tayo ngayon. Punta na tayo sa DCA bot. Tapos dapat naka-select dito yung real trading account. Ha? Real account. So ganyan. Ang una natin gagawin guys ay magkikreate tayo ng bot. Diba? Create bot tayo. Kumbaga ito yung magiging pinaka farmer natin. Kumbaga parang Axie natin 'to, 'di ba? Ang gagawin natin dito, guys, ay punta tayo sa advance, no? Advance tayo, wag tayo dito sa Gordon multi-pair. Dito tayo sa advance. Tapos kung gusto niyo, pwede natin gawin tong i-block natin yung ano, yung toggle team para medyo madilim-dilim, no? Ngayon, lagi dapat tayo dito sa una, pwede natin pangalanan, no? SLP kunwari. SLP farmer. Pwede natin yung pangalanan yan. Ano ba yung bot type? Lagay natin is single pair lang lagi. And then, dito sa pairs niya, pupunta tayo ngayon ay dito sa ating
SLP, no? Tapos BUSD gagamitin natin. Bakit BUSD? Para mas less yung trading fee kapag ginagamit mo is BUSD na currency. Halimbawa, kung meron ako ng USDT, i-convert nyo lang yon sa BUSD. Parang ganun lang kadali para maging BUSD na siya sa Binance. Ganyan, sell SLP tapos BUSD. Tapos ang gagawin natin, strategy, naka-long lagi yan, hindi pwedeng short. Tapos dito na nagkakatalo. Yung dati kong video ay, ang nilagay ko doon ay quote BUSD. Ibig sabihin, kung ano yung profits ng ating robot, mapupunta lang siya sa BUSD. Ngayon, ilalagay nyo sa SLP, guys. Kumbaga, pag kumita na siya, may SLP ka na makukuha. Parang ganun. Ganun lang kadali. Tapos, base order size, laging $10 lang. Depende na sa inyo, magkalikot ng settings nyo. Pwede kayo mag-search sa YouTube. Pero ito yung aking ginagamit. Tapos, yung safety order size ay 20. So, ano ba itong base order size? Parang, ano lang, quick explanation lang. Ito yung base order size, yung pag nag-activate na yung robot mo, unang-una niyang bibilin lagi is $10. $10 lang lagi. And then, kapag ito namang safety order size, ito yung kapag hindi na hit yung target niya, kasi itong 3Commas bot na to eh tag-execute siya, no? Mag-execute siya ng order, tas mag-execute siya ng target profit, tas mag-execute siya ng order ulit kapag bumaba yung price. Mag-execute siya, basta magiging kinalabasan nito is parang dollar cost average nga siya. Dollar cost average. Kung hindi nyo alam yung dollar cost average, marami tayong tutorials dyan kung anong ibig sabihin yan. Pero para medyo mataling intindihin siya, no, yung dollar cost average. Bumibili yung, kunyari, bumili ka dito sa ganitong price, no? Tapos hindi siya tumaas. Pero kapag binenta mo siya ng ganitong price lang din, halos tabla lang, di ba? Pero pag once na bumagsak yung presyo, pababa. Kailangan bumili ka ulit, no? Bumili ka ulit dito para mag-average lang siya, para yung tabla niya, yung kumbaga break even niyo na kita, or kapag nagbenta ka halos break even lang, eh mas malapit dun sa unang bili mo dati. Okay? So kumbaga bibili siya ng bibili ng bibili ng bibili, para yung ano, bumababa din, no? Para hindi mo na kailangan maghintay ng napakalaking jump na sa unang bili mo, eh masyadong malayo na, no? Just in case na bumagsak ng gusto yung presyo ng, halimbawa, ng SLP. Ganun ang gagawin niya. So, mangyayari, safety order size ay bibili niya ng parang doble, $20. Okay? Una, 10. Execute siya ng $10. Kapag hindi niya na-hit yan, tas bumagsak yung presyo, mag-execute siya ng $20. Ganyan. So, ang start order type niya lagi ay limit. Huwag yun na i-market para hindi kayo malaki din sa trading fee. So, dapat naka-limit lang yan. Tapos, ang strategy dito, deal start condition ay open new trade ASAP. ASAP. So, yan lang lagi mong lalagay. So, dito na magkakatalo din. Meron akong na napanood na 1%, meron ding 1.5. So, para mabilis, pwede mo lagay 1%. So, pwede rin 1.5. So, pwede rin 1% lang. Ibig sabihin, kapag tumaas, alam naman natin guys, yung cryptocurrency napaka-volatile, no? Akyat baba yan. Napaka-effective ng 3Commas kasi kunyari may lakad ka or what, natutulog ka, biglang may volatile na nangyari, no? Itong robot na to, guys, effective kasi mag-execute na siya ng mag-execute ng kusa. So, magte-take profit siya ng 1%. Eh, paano kung umangat ng 20%, guys? Pag umangat ng 20%, itong robot na to, once na ma-hit kasi niya yung 1% na yan, automatic mag-order na naman siya. Execute agad siya. Kasi nakalagay dito, open new trade ASAP. So, since na nakapag-trade na siya, once na ma-reach niya yung 1%, trade na naman agad yan. Magsisell agad siya, magbabay, magbabay and sell, hanggang sa pataas ng pataas. Ganon din sa pagbaba ng presyo. Pag masadong mata, bababa, bibili siya ng bibili ng bibili. So, para yung average natin. So, kaya tinawag to na DCA bot. So, target profit, pwede nating 1.5 kunwari. Lagay na lang natin, sige, 1.5%. Take profit type, laging nakalagay ay percentage from total volume. Okay? Stop loss, wag na. Trailing stop loss, wag na rin. Okay, dito naman sa safety orders. Dito magkakatalo sa budget nyo, guys. Yung budget nyo, kunwari ang budget nyo dito sa robot na to ay $800. So, mapapansin nyo dito ay meron dito 110, diba?
Sa lima lang yan. Limang safety trades count. Ibig sabihin, yung robot na to is limang beses lang siya magsi-safety order. Kumbaga, limang beses siya mag-$20. Pero guys, hindi rin siya fixed na $20 kasi meron pa tayong babaguhin dito mamaya. So dito, nilalagay natin ay 20. Sa akin, 20. Pag nilagay ko 20 dito, dito nyo makikita is meron na tayong 410. Ito na yung parang pinaka, yun nga, pinaka budget nyo or pinaka ano nyo, kumbaga pinaka capital. So iba pa yan, magbabago pa ito mamaya guys, hindi lang 410 yan. So max active safety trades count, laging isa lang yan guys. Pwede nyo gawin dalawa, tatlo, pero hindi na kailangan kasi kailangan isang robot lang eh. Isang robot lang. Isang active trade lang ang kailangan nyo guys. Ito lang, isa lang. Tapos dito naman sa price deviation to open safety orders, medyo nahihirapan ako explain to, 2.5%. Ibig sabihin dito magde-deviate muna ng 2.5%. So ayan, pag bumaba ng 2.5%, mag-execute na siya ng order. Kumbaga, safety order. Magti-trigger na yung nilagay mo ditong safety order size na 20. Pero guys, pero dito na magkakatalo. Safety order volume scale dito. Yan, dito nyo lalagay yung 0.01.05. Ibig sabihin 5%. Aangat ng 5% yung safety order size mo. Na kunyari, $20 yan. Tapos magti-trigger yung unang-unang safety order. Diba? Unang-unang magti-trigger yan. Aangat siya ng 5%. Kaya nung napansin nyo, kung nung nilagyan ko ng 1.05, lumaki na yung ano natin. Yung kumbaga pinaka-capital na kakailanganin. Ito sa isang robot pa lang. Okay, sa isang kunyari SLP pa lang na farmer. So 671 yan. Okay, yan. Tapos safety order step scale, wala ka lang gagawin dyan. Okay, ganyan lang kadali guys. So 1.05, ulitin natin yung order volumes scale. Tapos 20 yung maximum mo. Pwede rin naman 10. Tama mo, pag ginawa mo 10 yan, ibig sabihin kasi kapag na-reach na yung 10 na yan, na talagang tuloy-tuloy yung baba yung presyo, tuloy-tuloy. Ibig sabihin yan, hindi na siya mag-order ulit. Kasi ito lang yung pinaka-budget mo, 20 lang. Diba? 671. Pag ginawa mo 10 yan, tingnan nyo guys, bumababa, bumagsak sa $261 na lang. So, ganun. Kung ano yung budget mo, kung ano rito, budget mo, $261 lang. Ibig sabihin, 10 lang yung max safety trades count lang gagawin niya. So, ano bang medyo advantage, disadvantage nito? Ibig sabihin kasi guys, once na bumagsak yung presyo, halimbawa, no? Bumagsak yung presyo, nakabili ka dito, tas sunod-sunod siyang bumili, no? Ng 2.5% deviation, di ba? Dito, bumili siya para lang bumaba din yung average, no? Average buy mo. Kaso, maximum niya 10 lang. Hanggang doon na lang yan. Tapos, once na bumagsak ulit yan, yung presyo, wala na. Hindi na siya mag-execute. Kumbaga, yung target profit mo, di ba bumababa na din yung target profit mo kasi ang target mo lang dito is 1.5%. So ganun ang mangyayari. Tapos pag natigil na siya sa 10 trade count, di ba? 10 lang naman kailangan na nakasinet mo rito. Titigil na yan. Tapos bumagsak ulit yung presyo na yan. Wala nang trade na nangyayari. Ibig sabihin, nandito banda yung target profit mo. Ibig sabihin, maghihintay ka ngayon na umangat ulit. Okay? Hindi tulad nung kunyari 20. Kunyari, nilagay mo 20 kaya lumalaki yung budget mo. Ibig sabihin 20, 20, 20 yan. Pababa na pababa yan. So, ganun. Ganun guys. So, isisave nyo lang yan. Create bot. Wala ka nang gagawin dito guys. Wala nang gagalawin dyan. Yan lang ang pinaka sweet spot. Kumbaga. 10 dito BUSD. Safety order size 20. Yung pairs mo, make sure na SLP BUSD. Pwede naman SLP USDT, no? Pwede rin naman 'yan, 'di ba? Ganyan, pwede siya select mo 'yan. Pero para nga sa akin nga sa trading fee, medyo makakalamang ka kahit paano. Tapos create bot ka lang diyan. Pag create bot, tatanungin ka niyan, start ba kagad? Okay, start. Sige. Pag start mong ganyan, ang problema, wala tayong BUSD dito. Pagpunta mo rito sa wallet, fiat and spot, dapat meron kang BUSD na account, na coin, na laman. Yan, BUSD. So ngayon, sa sample na lang ko na lang kayo, kunwari, naka-USDT na kayo, no? Meron kayo USDT ng laman, kunwari, $600. Para malipat nyo,
sa BUSD, pwede nyong easy convert lang yan. Convert nyo lang yan dito. So, kunwari 600, tapos kunwari USDT yan, lagay nyo dito BUSD. Yan, napakadali lang yan. Tapos imamax mo lang kung magkano yung available. Okay? Pwede rin naman dito sa trade. Punta ka sa classic or pwede sa advance. Sa advance naman, dito mo pupunta. Yan, BUSD to USDT. Yan, sa-select nyo yan. Pagdating dito sa market, i-select nyo para mabilis. Huwag na mag-limit. Kasi sa limit, mag-select ka ng sarili mong presyo. Pero hindi ka agad basta-basta mabibili or mabibenta. So, punta ka sa market. So, buy BUSD ka ngayon. Kung magkano laman ng USDT mo, i-select mo yan 100% or magkano ba gusto mong bili. Kasi parang 1:1 lang naman kasi yan. So, kunwari, meron kang 500 USDT, 500 BUSD yung babalik sa'yo. Okay? So, kapag meron ka na yan, guys, automatic na yan. Mag-execute na dito si sa 3Commas mo, mag-execute na siya. So, ganito. Okay, nakapag new trade ASAP na yan, i-stop na lang natin kasi wala namang laman. Walang laman yung BUSD natin. So, ipapakita ko sa inyo guys yung sample na ginagawa ko ngayon. So, dito, ito na yung account ko. Okay. So, ito yung account ko ngayon sa 3Commas na naka-SLP siya. So, nakalagay sa akin, subscription ko nung nakaraan, natapos na, no? So, ngayon, ang gamit ko na lang is isang robot. Pag pipinito mo yung DCA bot na yan, isa na lang ngayon yan. So, ganun pa rin. Target profit, 1.5%. Yung base order is 10. Ang safety order ay 20. Tapos merong 5%. Okay, tapos merong safety deviation na 2.5%. Okay, non-stop yan. Pwede ka mag-select ka agad dito ng status. Pag ayaw mo na guys, kunwari ayaw nyo na, hindi nyo na kaya na medyo talong-talong talaga at saka gusto mo nang i-close. Pwede nyo na kaagad punta kayo dito sa My Deals. Yan, My Deals. Ibig sabihin, nandito yung active, current active. Ito, nag-iisang to. Ibig sabihin, ito na yung SLP BUSD ko. Pwede nyo i-close kaagad yan at market price. Okay? Tulad na sa akin, negative 3% ako ngayon, di ba? Ibig sabihin, itatanggapin ko na talo ko ng $3. Negative 3. Tapos ngayon, pagdating sa Binance, is mag-ano na siya, magka-close na siya, yun. Nasa iyo na yung account mo. Yung nasa iyo na yung tawag na ito. Yung hindi na naka-hold yung amount ng pinang-trade niya kasi meron ding limit, mau-hold din yun. Yung limit orders niya, mau-hold yung pera na pinang-limit orders niya. Parang ganun. So, makikita nyo guys dito. Ito, dito sa My Deals, diba? Makikita nyo yung today's profit. Yan, may profit ako na $1. Ang mangyayari kasi dyan guys, wala akong ginagawa, diba? Kahit i-offline ko to guys, kahit i-log out ko to, tuloy-tuloy yan once na naka-active yung robot na to, no? Ayan, naka-active yan ngayon. Kahit i-log out ko yan, umaandar yan guys. Tuloy-tuloy yan. So ngayon, tulad nyo, nakakuha na ako ng today's profit, nakalagay $1. Pero in total mo, $248. Ngayon, para makita mo kunwari, yung pinaka ano ni SLP, yan, pwede mo i-select to. Pag select mong yan, makikita nyo yung profit nya, no? Simula September 21, yan, $3, umangat siya, 9, hanggang sa $32. Ngayon guys, kung sobrang greedy nyo, no? Kung gusto mong pataasin yan, kailangan syempre, dodoblihin mo yung base order, yung safety order, dodoblihin yun para talagang mas malaki yung income nito. Ito. Yung ganyan. Tapos kung makikita nyo dito guys, plus $32, diba? Nakalagay, plus $32 yung profit. So, ang mangyayari dyan dito, kung i-compute mo, kunyari, $32, diba? And then, ang mangyayari kasi nyan, ang imbis na ibibigay sa iyo yung $32 BUSD or $32 USDT or $32 BUSD, ang ibibigay niya sa iyo ay SLP. So kunwari 32, divide mo lang sa magkano ba SLP ngayon, 0.07 kunwari, 0.06. So binigyan ka niya ng 533 SLP. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na na passive income lang, kumbaga, na additional ano lang, 'di ba? Additional SLP, kumbaga, kunyari, pwede rin to AXS, bibigyan kanya ng ganyan, something, na mapupunta automatic nandun na sa iyong Binance account.
So kung pupuntahan niyo yung Binance niyo, no? Ito ko na rin Binance ko. Sa advance dito sa trade tapos advance, no? Makikita niyo dito BTC USDT. Ito to. Ito sa orders, itong portion na to. Nandito na nakalagay yung mga pinaggagawa ni 3Commas. Ibig sabihin hindi ako gumagalaw niyan. Kumbaga siya na naglalagay niyan. Nagli-limit na siya automatic ng limit na sell tsaka limit na buy, okay? Siya na naggumagalaw niyan. Dito sa order history makikita niyo tsaka yung trade history. Yan, ang dami niyang ginawa. Okay? Ang dami niyang ginawa diyan na tingnan niyo kung gaano karami tas kung ikaw magma-manual ka magagaganyan ganyan. Medyo mahirap, guys. So kaya ito na isip ko, gusto kong i-share sa inyo para meron kayong parang another option, no? Pwede niyo kung magustuhan niyo to, 'di ba? Pwede niyo gayahin. Okay? So wala kang ginagawa niyan, guys. Kunyari one day lang 'yan ang pinagagawa niya in this day, okay? September 28 ngayon, 'di ba? Ayun, in this day September 28 'yan ang mga pinagagawa niya sa buhay ni 3Commas, 'di ba? Kung one week, nako, mas marami 'yan kung one week, 'di ba? Okay, in one month mas marami siyang ginawa. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, napupunta na yan sa fiat and spot, yung inyong mga profits. No? Kumbaga, naglagay ka ng $700, kunwari, na capital, tapos magbabuy and sell lang siya doon. Buy and sell. Tapos kapag nag-profit na yan, sa SLP siya mapupunta. Okay? Pero yung base na capital mo, andyan pa rin, 700 pa rin. Okay? So, hindi yan matatalo kasi kailangan mo lang talaga maghintay. Yan ang pinaka number one na mali ako. Kasi nung nakaraan, hindi talaga ako naghintay nun. Pagtingin ko, guys, nung time na winidraw ko yung mga pera ko sa 3Commas, kasi bumagsak yun, laking binagsak. Kasi hindi na, naubos yung kumbaga yung capital. Wala na siyang maibili na. Yung bot na yun, wala nang maibili. Tapos, ang pinaka, yun nga, nagkamali ako. Kasi kung naghintay lang ako ng mga 1.5 months, di ba, or 2 months, bumalik, guys, eh. Bumalik yung mga price, di ba? Umangat yung mga presyo. So, ibig sabihin, kung naghintay lang ako, wala akong talo. Hindi ako natalo doon. So, ngayon, naka-recover ako dahil sa Axie. Bumalik naman halos lahat ng mga natalo ko ngayon. Natalo kong nakaraan. So, bumalik dahil sa Axie yan. Tapos ngayon, naka-recover na tayo, naka-ipon na tayo ngayon. Meron na tayong mga scholars, di ba? Meron tayong, andyan pa rin yung ating mining rig. Tuloy-tuloy yung mga yan, mining rig tsaka yung scholars sa Axie. Tapos ito ngayon ginagawa ko is itong 3Commas. Ngayon babalikan ko ngayon siya. Magsisimula ko ngayon muna dito sa isang robot muna. So yan ang ngayon ang ginagawa ko. Okay, so habang ano, i-share ko rin. Yung ano yung mga pang pwede kong malaman, i-share ko sa inyo. So yun lang, guys, no? Hopefully, sa tinagal-tagal na ilang araw na wala akong upload, sana mayroon ako yung matutulan dito, guys. Yun lang, guys. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe, sa mga nagko-comment. Yun, guys, I encourage you guys na mag-comment kayo sa video na to. Comment box. Sa dito sa comment box, kahit ano, re-replyan natin yan, guys. Kung meron ako mga hindi nasabi or kung meron man ako mga maling nasabi, pwede nyong i-comment yan dyan. Talagang babasahin ko yan. Pupusuan ko pa yan, pre. Para syempre, kailangan ko rin yan, eh. Kailangan ko rin yan para ma-improve natin yung mga bawat uploads natin. So yun, guys. Yun lang. Wala na pong, ano, stay safe pa rin, no, guys. Yun lang. Hanggang susunod na video. Peace.